Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon 14 ng Agosto ay atin pong gunitain si San Maximiliano Maria Kolbe, isang Franciscan na martir at pare. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa Basilica Minor at pambansang Dambana ng Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming sa Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakonskusting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinuspos ng malasakit sa kapwa-tao, ang paring martir na si San Maximiliano Maria Kolbe, na namintuhong masugid sa mahal na berhing, ipinaglihi ng walang kasalanang minana. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaawaan mo kami at pagkaluban ng kakayahang tularan ang iyong anak hanggang kamatayan, alang-alang sa iyong kapurihan, sa paglingkod namin sa kapwa araw-araw, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin Siya. Paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. At sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos na mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya,
Huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayoy marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinapagbabayad ang mga mamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawel.
Kunin mo ang unang isdang nahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng 19 na linggo sa karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong tema ay tungkol sa esensyal na pagsunod sa kautusan. Ang kautusan ay isang mahalagang tradisyon. Tinatawag ito ng mga Hudyo, mga Israelita na Torah. At ang Torah ay hindi lang sa 5 aklat na Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomy. Ito rin ay nasa iba't ibang mga tradisyon na naisulat gaya ng komentaryo na Talmud. At doon nakasaad kung ano ang dapat gawin. At ang unang gawain nito ay una sa lahat na ibigin ang Panginoong Diyos higit sa lahat at ang kapwa gaya ng sarili. Dito po natin tingnan na ang pagtalima sa kaluban ng Diyos at ang pagsunod sa Torah o kautusan ay halos kapareha. Kaya sa ating unang pagbasa sa aklat ng Jeremiah Kapitulo 10, Verso 12 hanggang 22, tinuturo ang tunay na laman o tunay na turo tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Nakasama po dito ang pagkaroon ng pagtatangi, pagrespeto at pagmahal sa kapwa, lalo't higit na sa mga nasa mahirap na kalagayan, kasama na ang mga dayuhan. Kaya sa ating Salmo 147 ay ang tunay na pagbigay ng papuri sa Diyos ay ang pagsunod ng mga utos na dapat tuparin. Kaya sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 17, Verso 22 hanggang 27, isa ay tinuturing na mga utos ay ang pagkaroon ng pagsuporta sa templo na tinatawag na temple tax o buwis para sa templo. Ito ay ginagawa noong ika-limang siglo bago pa pinanganak ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Sa panahon ni Propita Nehemiah na atin pong mabasa sa aklat ni Propita Nehemiah, Kapitulo 10, Verso 23 hanggang 40, na kung saan itayo muli ang templo at isuporta ang mga saserdote nito sa pamagitan ng pagbuwis at tulong mula sa tao. At doon nagsimula ang tinatawag na buwis ng templo. At kuminsan ang buwis ng templo ay tinuturing ng mga iskriba, mga pantas na nag-aaral tungkol sa Torah o kautusan. Mga pantas na mga nakasulat na mga salita ng Diyos ay sinasabi na ang pagbibigay ng buwis para sa templo ang ikapo ng kanyang pag-aari na ialay para sa Diyos ay isang malaking bahagi ng kautusan o ng Torah. Nasa totoo lang,
hindi naman nakailagay doon ang esensya sapagkat ibinigay ng Panginoong Hesus ang tunay na esensya ng kautusan ay una sa lahat pag-ibig sa Diyos na makita natin sa una, ikalawa at pangatlo na sa sampung utos. At mula sa ikaapat hanggang sampo ay pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Itong pagbigay ng buwis, pag-alay ng mga iba't ibang alay sa templo, ang pagsuporta ng mga kontribusyon para sa mga ritual at mga pagdiriwang sa templo, lahat ng iyon ay hindi bahagi sa kautusan, bagkus tradisyon lang. Pero sinasabi sa ating ebanghelyo ng ating ebanghelyo ni San Mateo, Capitulo 17, verse 22 at sumusunod, sinabi ng Panginoon na para wala ng gulo. Pinapunta niya si Simon Pedro sa lawa ng Galilea at doon manghuli ng tilapia. At pagbukas nito ng bibig ay makikita ang isang salaping pilak na tama lang sa pagbibigay ng buwis sa dalawang tao. Ito ba'y himala? Pwedeng himala dahil hindi naman makakita ng pera sa bibig ng isda. Pero, maaari rin itong hindi sapagkat noong kapanahonan ng ating Panginoong Hesus, ang salaping pilak ay ginagamit na pangkawel dahil ito ay mas kumikinang, madali itong kagatin ng isda. At kung minsan sa pagkagat ng isda ay maputol ang lubid at maiwan sa bibig ng isda ang salaping pilak. Kaya maaring ito rin ay siyang dahilan kung bakit mayroong salaping. Pero kahit hindi ganon, ang sinasabi rito ng ating Panginoon, gawin mo ang kaya mong gawin para tuparin ang sinasabi ng mga otoridad upang wala na silang masasabi pa. Ganon rin sa buhay natin, gagawa lang tayo ng isang paraan na hindi na magkaroon ng gulo bagkos ating ipairal ang katarungan, ang kapayapaan at kabutihang loob upang lalo nating may sa buhay ang tunay na kautusan, ang esensya ng kautusan na ibigin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Ito ang pinakabuod at yon ang pinakamansahe bakit mayroon tayong tura o tradisyon ng mga kautusan. Sa buhay natin, huwag nating ipairal sa kung anumang patakaran, kung anumang mga utos, kung anumang mga batas, at siyang mamumuna. Dapat nating alalahanin, sinasabi ng Panginoon, ang batas ay ginagawa para sa tao, di hindi ang tao para sa batas. Sapagkat higit sa lahat ay ang tao, at lalo higit na ay ang Diyos. Ipairal ang sa Diyos ay para sa Diyos at ang sa tao para sa tao upang masintro tayo sa isang maayos na pamumuhay at mamuhay ng may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog po tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagkat siya ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Atin pong itutugon, Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang simbahan saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng
pinahahalagang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol ng mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling kahilingan. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan, at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pangitan ng aming bukas loob na kaharian dito sa lupa, hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay sa iyo, kami ay nagpakumbaba sa pagdalangin upang alinsunod sa limbawa ni San Maximiliano Maria Colby. Mahubog kami sa pag-aalay ng aming buhay sa iyong kamahalan. Sa pangitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay na marapat na kaya aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Maximiliano Maria Colby ay parangalan. Siya ay kapaling naming may pinindigan, ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ay anak naghain ng saling buhay. Tulad na naganap sa anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa namang helsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Maximiliano Maria Colby, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng upaypaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan. Sa darating na August 15 Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Senora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali at 5 ng hapon. Nasusundan ng prosesyon, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami ay nagsusumamo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at dugo. Aming makamtan ang maalab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria Kolbe sa piging na banal. Hari naming nabubuhay kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Salamat sa iyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, banal na misa, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ng Jesus Nazareno at sa mga lahat ng naugnay sa iba't ibang social media platform at ako posting sa iba't ibang para naway inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmahal sa sarili, ay siyang pinakalaman ng lahat ng kautusan. Pero hindi ipairal ang mga utos. Dapat isabuhay natin ang kaluuban ng Diyos. Ngayon na po ang puspas. Mangyari pa lamang itaas bagya mga bagay-bagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno na higmas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyong makamtan na manila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng iyong utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, itigtas mo kami ng